sa ating headlines, Vice President Duterte nahalal na bagong pangulo ng Southeast Asian Minister of Education Organization. Premature campaigning para sa mga kandidato sa barangay at SK election, ipagbabawal ng COMELEC. Isang kumpanya naman ang langis sa Tokyo, Japan, magnenegosyo sa Pilipinas. 89% ng mga Pinoy sinabihang o sinabing buhay ang demokrasya sa Pilipinas ayon sa SWS survey. Higit naman sa 1 million pesos halaga ng illegal na droga nasa batang BOC na IA at PDEA. 5 hinihinalang NPA members naman patay sa engkwentro. Sa business news, taas presyo sa ilang pagurahing bilihin, hindi makakaapekto sa inflation rate ayon sa DTI. At sa health news, sanhi at lunas sa diabetes, alamin. Sa balitang international, World Bank magbibigay ng 1.78 billion pesos o US dollars o katumbas po ng 92.2 o 97.2 billion pesos na tulong para sa manapektuhan ng lindol sa Turkey at Syria. Sa sports news, basketball jersey ni Kobe Bryant na ibenta sa halagang 5.8 million US dollars. Sa showbiz balita, special appearance ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortese sa super finale episode ng Darna nag-viral. Radyo Alternatibo Balita.